nakita natin tong may dalang maletang dalawa. Kung pinay ito, itutulungan natin magbitbit ng kanyang maleta. Pero kung Chinese to, syempre may ilang tayo. Pero kung kabahe natin to, tutulungan natin. Kasi same way naman kami ng pupuntahan. Ayan, alokoy natin ng tulong. Dalawa kasi yung maleta niya. Tinutulak-tulak niya. Baka in-check to. Ayan. Ang laki-laki ng maleta niya. Tulak-tulak niya. Baka Pilipina to. Tutulungan natin. Alam mo kasi yung mga ibang in-check ayaw magpatulong. Pero kung Pilipina to, magpapatulong siya. Uy! Uy! Ano? Ay, magre-relocation sila amo sa Singapore. Kaya naghaharap na naman ng amo. Binablog kita eh. Sabi ko, kung ano to, kung Pilipina to, tutulungan ko. Pero kung in-check kasi, sabi ko, tutulungan ko eh. Same place pala kami. Ito sa kabayan. Ayan. Nakita ko kasi dalawa yung tulak-tulak niya. Kukunin natin yung isa. Ito kasi yung sikabayan. Kasama ko to nung nasa Shuson Hill pa lang kami. Ayan. Magre-relocation na naman kayo? Oo. Saan? Sa Singapore. Hindi ako sa tapos? Naghahanap ulit ako ng amo. Pa yan. 8 months pa lang ako. Ano ba naman mo? Lebanese yung amo mo, ang lalaki. Ano? Oo. Okay naman siya. Okay. Kasi may akong Lebanese daw yung babae. Ang mula. May interview ka? Oo, may interview ako. Pregnant. Oh, so, yun ang kaibigan ako. Ito. Nakasama ko siya ng di ba yung parang small world na magkalapit ng building natin ulit, ano? Magkapit bahay. Nakita mo, nakita ko si kabayan. Magkasama kami before doon sa Shuson Hill. Oh, same flat, same ano kami, same compound, different flat length. Oh, yeah. Nakita ko siyang may dalang maleta, kaya tinulungan natin siya. Same ano lang pala kami, guys. Same building pa lang kami dito sa Kennedy Heights. So since from Shuson Hill, number ano ba tayo doon? 47 ano? 47. Shuson Hill 4749. Magkasama kami doon before. Tapos lumipat na kami dito, kami ang nauna, tapos sumunod sila dito. Pero different siya, building. Magkalapit lang kami. Kanila heads ako, tapos sa kanila sa kabila. Tapos magbabago ko na naman ng ano ba yan? Kasi inaano ko niya amo na sasama ako doon kasi gusto nila. Pero ayaw ko naman. Sa Singapore? Oo, offer naman nila kung anong sinasahod ko dito. Kung ano yung ano. Ba't ayaw mo? Ayaw ko! London. Bakit? Eh syempre na sana, definitely na ako dito sa Hong Kong. Oo, tingnan mo yung guys yung... Tingnan mo yung guys yung ano niya. Dating amo niya tapos lilipat ng Singapore. Same amo pero ayaw na lumipat sa Singapore kasi nasanay siya sa Hong Kong. Ibig sabihin talagang napakaganda rito sa Hong Kong. Maganda talaga yung heart ko talaga. Heart niya talaga para sa Hong Kong. Sabi niya ni Amo, sabi niya pa, magbago pa yung isip mo. Sabi niya, hindi na. Alam mo kanina, binibidyo ko, sabi ko, kung kabayan to, sabi ko, tutulungan ko to kasi yung ibang ka-Chinese naman kasi ayaw nang tinutulungan . Itong kabayan natin, kakilala ko rin naman pala. Since Shuson Hill pa kami. Diba? Yun pala, kaya bumili siya ng maleta, ayan mga maleta para, ano, uwi ka pa niyan? Diyan muna ako kay Mama Mary magtambay sandali. Tapos may interview kasi ako sa call mama yung mga 8:30.
Ah, okay. Yun sinasabi ko nga tayo ng Lebanese. Ewan ko kung magkasawang Lebanese. Bigay nung hopefully na maging okay. So actually, pero yung amo mo before, hanggang ngayon, yun pa rin yung amo mo? Eh, hindi, di ba nag-for good sila, Garrett? Ay, oo, nga pala. 8 months pa lang ako dyan bago. Tapos magpo-for good na lang sila? Ay, Diyos ko. Yan lang ano, no? Oh, ganyan talaga guys na sa buhay. Sa buhay dito sa Hong Kong, hindi mo alam kung kailan mag for good or mawawalan ka ng trabaho, pero be ready lang and then have faith na makakakuha ka pa rin ng panibagong amo and then stay in Hong Kong kung feel mo talaga yung ano, yung trabaho sa Hong Kong, kasi napakasarap nga naman sa Hong Kong. Oo. Saka dito convenience kasi lahat. Sa Singapore nung nagpunta kasi ako doon, iba ang buhay. Ay, galing ka na ng, ng Singapore. Nag-tortor kami ng amo ko dati, ng British din dito. Nag-tortor kami sa Singapore. Yung amo mo sa Sujanel? Hindi, iba. Ay, iba pa rin yun. Oo, di ba? Ilang ulit nang nag-relocate ang amo ko. Yung friends ko ulit noon. Ah? Mayroon na rin akong content ngayon. Saan ka ba? Mama Mary mag-pray. Okay. Thank you. Kuya. Salamat. And sana makahanap ka ng mas better na amo sa mga naka... basta have faith and then ano talaga. Kumbaga, thank you. God bless. Sige. Thank you po. Yung ating kabayan natin. Ayan. Diyan sa mag-pray kay Mama Mary sa St. Joseph. Pero dyan siya yung dati niyang amo dito sa malapit sa building namin.